mga kaibigan, mga kapatid, ituturo natin kung paano tayo magbaklas ng cylinder head. Kailangan i-ano muna natin. Tingnan muna natin yung timing bago natin baklasin lahat. Kasi marami yung mga gumagawa na baklas ng baklas, pagbalik hindi na marunong magbalik. Nalilito na sila sa timing. So ang gagawin natin ngayon, i-tutorial natin kung paano natin malalaman ang timing nito. Kasi ito, first time ko magbaklas ng makina, China. So ituturo natin kung paano natin malaman yung timing niya. Ang gagawin natin, ikutin muna natin yung engine na bolt pulley para ma-set natin yung timing niya. Ngayon, ang pagbasa nito ng timing, titingnan na natin yung power stroke number 1, intake stroke yung number 4. Yung running mate ng number 1 is number 4. So, babantayan natin yung number 4 kung mag-intake action yung intake side niya, yung cam lobe. Pag mag-intake stroke siya, so ibig sabihin naka-top lead na tayo sa uno. Pag intake stroke, power stroke yung number 1, yan na yung timing niyan. Hanapin na lang natin yung mga timing mark dito kung saan siya nakatama. So yan guys, no? Kasi ngayon hindi pa natin malalaman, may mga timing mark ito, may mga timing guide siya. Kaya lang siyempre umikot na ito, hindi natin alam kung saan na siya nakatutok. So ngayon, i-align muna natin yung camshaft. Pagkatapos nyan, bago tayo magbaklas ng timing chain. Lahat bago tayo magbaklas, kailangan nasisit na yung timing para pagbalik natin, ganun din, maibabalik din natin ng maayos. Ayos sa mga baguhan, kung gusto nyo ng lagyan nyo ng marker. Itong, halimbawa, mayroong mga tuldok dito, maglagay kayo ng marker dito sa likod. Kabila naman, mayroon kayong, kung hindi, mag-puncher kayo, lagay kayo dyan. Pagbalik nyo, ganun pa rin. Yun lang yung natin, no? So, ikutin na natin yung makina para may lagay na natin sa top dead yung number 1. May ta-timing natin siya. Okay, ikutin natin. Pag-ikot na ito, siyempre, counterclockwise. Clockwise yung ikot. Alos lahat ng makina na encounter ko, clockwise talaga ikot eh. Hindi pa ako naka-encounter ng counterclockwise yung ikot na makina. So, kahit man yan, basta alam natin kung paano siya power stroke. So, ito, malapit na tayo sa ito, nagpa-power stroke na tayo. Paano natin malalaman naka-power stroke ito? Kasi yung iba, power stroke siya pero yung cam lobe nakatayo. Katulad ng sa mga Toyota, Vios, mga ganyan, yung cam lobe niya nakatayo. Ito, naka-level siya, nakaganyan. Naka-flat. Ang binabantayan natin, yung running mate ng number 1. Yung number 4 ang bantayan natin. Bantayan natin yung kilos ng camshaft kung paano siya kumilos. So dapat, pag intake stroke, yung cam lobe nakasarado yung exhaust. So pag inikot natin ng clockwise yan, halimbawa inikot natin ng ganon, magsasara yung exhaust para wala siyang singaw. Yung intake naman hihigop siya ng magtutulak siya, tutulak niya yung balbula, saka siya hihigop ng hihigop siya ng hangin na may kasamang gasolina. So intake stroke tawag dyan. So ngayon, paano mo nalalaman na ka number 1 siya? Kasi yung action ng number 4 na balbula is naka-intake stroke. So ibalik natin para yan po yung ito po yung intake stroke, ito po yung power stroke. Bakit tinatawag nating power stroke? Kasi nagpa-power na yung spark plug, nag-compression siya, tapos sa power na siya. Lahat ng balbula ng intake at saka exhaust nakasarado. Yan. Itong exhaust naman,
pag nag-power na siya, halimbawa nakaputok na yung spark plug niya, pumutok na siya, unti-unting bababa yung pag umikot na siya ng clockwise, ganyan, pag umikot siya ng clockwise, bababa yung cam lobe. So pag bumaba yung cam lobe, ibig sabihin, itutulak na yung exhaust. Yung sabay din sa piston, tutulak ito, bababa ang piston. Pag bumaba yung piston, ganyan. Ngayon, ngayon, pagka bumaba na yung, siyempre, pag inikot mo siya ng clockwise, natural, pumutok na siya, pumutok na yung spark plug, bababa yung piston, itutulak na yung cam lobe, bababa din siya. So, ang purpose nito, para itulak niya yung exhaust na balbula. Yung exhaust, katulad niyan. Yan, tutulak niya. Yan. Pag naitulak niya ng ganyan, ibig sabihin, naka-open na yung engine valve. Naka-open na siya. Tapos, pagka umikot na siya ng mga 90 degree, yan, ganyan, ibig sabihin, naka-open na yung valvula, paakyat naman uli yung piston. Pag umakyat yung piston, yung nasunog na gas, ilalabas na niya kasi nakabukas yung valvula. Pag akyat ng piston, ilalabas na niya dito sa exhaust yung nasunog na gas sa ilalim. So yan, ngayon ikutin natin pabalik, no, para malalaman niyo yung paano mag-timing. So ganyan, ibabalik natin siya. Ang titingnan natin yung number 4, yung action ng number 4, intake number 4. Yan. Pag bumaba na yung number 4, pag halos itutulak na niya yung balbula, yan, katulad yan. Yan, nakalipil na siya. So ito, naka number 1 na tayo. Ngayon, pag itutulak niya yung balbula ng number 4, so intake stroke, power stroke, ito na yung pinaka-timing niyan. So ngayon, nakahanapin natin dito kung saan yung mga marker. Yan, marker yung hanapin natin. Pag wala kang makitang marker, kasi mayroong mga sasakyan na walang mga marker. Pag wala tayong makita ang marker, magpunch tayo dito ng magtanda kayo dito, lagay kayo ng tanda. Dito rin sa kabila, maglagay kayo ng tanda. Kung ano yung gusto nyong gawin dyan sa paglagay ng tanda. So, pwede nyong pwede nyong gawin. Katulad nito, itong camshaft, maglagay kayo ng tanda dyan, magtuldo kayo dyan sa loob, tuldo kayo dito sa sa labas. Dito rin, tundok ka sa loob, magtundok dito rin kayo sa labas, gawa kayo ng puncher. So pagbalik nyo, ganun din yung timing yan. Kasi ito, iba yung nito, wala akong makitang timing mark. Mayroon siya mga tuldok pero hindi siya tumatama kung saan yung timing. So yun yung babantayan natin. Yun na yung babantayan natin. Guys, ayun lang, mga paano kayo magbaklas, lalo na kung unang baklas yung sa makina, maglagay po tayo ng tanda, huwag natin kalimutan, para maibalik natin yung tamang timing niya. Okay. Ito kasi guys, ang mapapansin natin, yan, wala siyang marker dito. Yan. Dito mayroon siya pero hindi natin alam kung marker ba yan siya o hindi. Dito mayroon din dito pero hindi natin alam kung yan ba yung tamang marker niya. So mayroon din dito sa gilid, hindi natin alam kung dito nag-de-base yung niya, yung kanyang timing mark. Pero ang mahalaga dyan, sa mga hindi pa masyadong marunong, maglagay lang kayo ng tanda. Magtuldo kayo dito, diyan, saan bang gusto nyo, dito ba? O dito ba sa camshaft, diyan. Tapos dito sa cap mo, magtuldo ka dyan sa cap. Nasa sayo yan kung anong gusto mong gawin. Para pagbalik mo, balik mo sa dati. Kasi ang pagbalik nito, itatapdid mo lang naman yung piston number 1. Pagtapdid dyan sa piston, paglapag nyo ng cylinder head, paglagay nyo ng camshaft,
Ganon din yung style, ibabalik nyo lang siya dati. Tama na yan. Okay guys, ito ita kunting tips lang para sa mga baguhan. So mahalagang malalaman nyo ito kasi importante sa mekaniko yung paano tayo mag timing. Yun po guys, sa susunod na mga video, magano na tuturo naman tayo ng ibang pamamaraan sa pagbuo ng makina. Okay, maraming salamat. God bless. Yung mga hindi pa naka-subscribe, pindutin niyo lang yung subscribe diyan. Maka-subscribe na kayo sa channel ko. Maraming salamat po.